Hello, Taiwan! So guys, we are here sa Simending area and we are going to try ang Ai Chung flour. Ai Chung... Ano to? Hindi pa kabisado. Wait! Hello guys, welcome to Taiwan. For today's video guys, I think itong vlog na to is more on the street food or Taiwan food na may tatry natin dito sa Taiwan. So ang first food na matatry natin guys ay ang Ai Chung flour rice noodle na located dito guys around Simending. So dalawang sizes siya guys, may small and may large. Kung gusto niyo ng small, that's 60 NTD. Tapos ang large naman guys ay 75 NTD. Ay, pag nabanggaan itong self. Galit pag babain. This is actually our first food or authentic food na matatry natin dito sa Taiwan. Ay, actually ito o. Sarap guys, sarap. Naubos niya na yung kanyang small guys. So, ito yung difference ng small. Pakita mo. Ito yung small, ito yung large. Sa subusol ito. Siyempre yung pagkain guys nabibay sa laki natin. So, sa kanya small, sa akin large. So again guys, ang small, ay, ang nadidistract. Wait. Sa mga upa. Nadidistract. So guys, may ulit. Hello guys. Nadidistract. Daming gwapo dito guys. Si David, ang daming gwapo, mapaturis na mga Koreans, tapos mga Taiwanese din, ang gwapo. So anyway, this one is, alam mong wala sa atin ito, masarap. Pag naka-order kayo, may option kayo na mag-add ng condiments like chili, garlic at saka vinegar. So kayo na bahala maghalo-halo. Actually kahit walang ano, walang condiments, masarap na siya. Yung soup, sarap, panalo. It is a must try guys here in Simending. Again guys, welcome to Taiwan and we're gonna explore more of Taiwan later. So kakain muna kami. A few moments later. Ng vlogger, natutapo na akong binili pagkain. So noodles siya, ayan. Tapos meron siyang laman. I'm not sure kung intestine to. So let's try. Very authentic guys yung lasa. Kasi alam mong hindi mo matitikman to sa bansa natin. So this is a must try guys. Ay nako. Hindi kayo magsisisi guys. Tapos ganito kainit yung titikman mo. I think this is good for breakfast. Pero I think walang hinahanap or walang pinipiling oras. Pasarap siya kainit. Ayan. Okay guys, so ubusin na natin to. Then we're gonna try our next food. So next namin i-try guys, itong fried chicken ng J&G. And kung mapapansin nyo dito, sabi niya, the Taiwanese fried chicken that's giving nostalgia. So kung bibili kayo guys, kahit walang sauce or wala kayong dip, sobrang sarap ng chicken. Fried chicken siya guys, bite sizes. Nako, mapapawaw talaga kayo at mapapaulit-ulit kayo guys, for sure. I think meron na to sa atin guys, pero ang pangalan ng restaurant ay G&G Taiwan Famous Fried Chicken. Meron siya sa Facebook kung gusto nyo yung bisitahin. Almost the same, pero hindi ko lang sure guys kung pareho na lasa. And I think marami silang branches dito sa Pilipinas, yung G&G Taiwan Famous Fried Chicken. So pwede na magtutunap, pero again, I'm not sure kung same taste na meron dito sa Taiwan, which is sobrang authentic ng lasa dito. Guys, currently it's 14 degrees Celsius here in Simending. And look at this, look at this. Natutuwa. Umuusok yung bunganga ko. Guys, oh. 1, 2, 3. Makatuwa. Para na tayo nag-yossi. So unfortunately, umaambon siya. So meron tayong umbrella. And look at this. Wala masyadong tao kasi nga umaulan. Malapit na tayo sa Simending Night Market. And yung ating Airbnb kasi guys, is malapit na rin dito. So look at this. Let's have a 360 view ng Simending. We are going to Taipei Main Station guys para i-claim yung ating 3-day
fan pass na kinuha. Nagkataon kasi guys na midnight flight yung nakuha namin. So dumating kami dito sa Taiwan around 2 a.m. Medyo late na kami nagising kasi nga late na rin kami natulog. Mga 6 a.m. kami natulog kasi marami pa kaming ginawa. Currently it's 2 o'clock in the afternoon. We still have like some itineraries na pwedeng gawin. So gagawin namin ngayon. Medyo maulan lang, kaya yung iba mukhang hindi namin mapupuntahan. Pero we will still have a lot of days to explore. So ngayon guys, we are going to Taipei Main Station. And we're gonna talk more about the 3-day pass kapag nag-start na kaming gamitin yon. We're here sa Taiwan. And pupunta kami dito guys para mag-food trip. As you can see, oh. Naliligaw talaga. In fairness, naliligaw na kami. Ang gusto ko to. Meron pa din sa kabilang side din natin. Nalika. Ito naman guys, yung Yamazaki, yung bread shop dito, located sa Taipei Main Station. Actually, accidentally lang namin nahanap siya dahil naligaw kami. Freshly baked yung mga breads talaga. Sobrang sarap. Yung naliligaw ka, pero yun na may pagkain. 2 hours later. Hello guys, welcome to Taipei Main Station. So ngayon guys, kasi kumuha kami ng 3-day fan pass sa Klook. Dito namin pipikapin kasi since dumating kami ng madaling araw, dito sa Taiwan, sarado yung mga shops, halos lahat sa airport. And wala kaming option na kunin doon yung aming fan pass. And one of the options ay dito sa Taipei Main Station. So open na siya ng 9 a.m. and nandun lang siya sa likod. So kukunin namin siya guys, then we're gonna use it tomorrow. Para we'll see kung sobrang sulit ba pag kumukuha kayo ng 3-day fan pass. So again guys, this is the visitor information center where you can claim your fan pass kung kumuha kayo sa Klook. Depends if you get the 1-day, 2-day or 3-day pass. So dito siya located malapit sa center ng Taipei Main Station, southwest side, first floor. Ayan, pangalan niya visitor information center. Just show your Klook QR code and you're good to go. Once you tap or use your fan pass, kahit attractions, MRT or bus, magra-run na agad yon. And good for, let's say, 1 day, 2 day, or 3 days. 3 hours later. Hello guys, nandito tayo ngayon around Ximending. And alam nyo ba na ang Taiwan ay kilala rin sa napakaraming hotpot. So now, hindi pwedeng hindi natin ma-experience ang hotpot dito. And did you know na dito mismo around Ximending, there's a lot of hotpot restaurant. I think more than 10. Isa sa mga kilala dito yung Mala Hotpot. And they have a lot of branches here. Parang per street merong Mala Hotpot. Meron ding Mala Hotpot Plus. Pero isa sa mga suggested ng mga local dito is to try yung Shabulay Wagyu Hotpot, which is located lang din dito sa Ximending. If you're looking for the Mala Hotpot na itatry din namin ngayon, yung Shabulay, makikita nyo itong swatch na yan. Tapos June Men, sa taas nyan, sa third floor yan, kitang-kita nyo agad. Pasok lang kayo dyan. Let's do it, oh. Ayun guys, so papasok lang kayo dito sa June Plaza, tapos nasa third floor. Yan yung mismong Shabulay Wagyu Hotpot. Naka-reserve kami guys ng 8:15. And so ito siya. Pili ka na dito. So yun yung mga prices nila guys. Since dinner tayo, so yung nasa ilalim na price. 499, 599, 699, 799, 1099. And yan yung mga meat na kasama. Nasa minimum reservation? I think so. Char. Ito na ba yun? Hello guys, so nandito na kami sa third floor kung nasaan yung Shabulay Wagyu Hotpot. And this is one of the hotpot na pwede nyo ma-experience pag nandito kayo sa Ximending. And this is actually recommended by our host sa accommodation, yung Airbnb natin. Of course, we're gonna have an honest review since first time naming mag-hotpot dito sa Taiwan.
And itong kasama ko is first time niya sa Taiwan. Ako naman siguro mga 4 times. And never ako nag-hotpot dito. So ngayon, first time namin pareho mag-hotpot. By the way, I highly suggest na magpa-reserve kayo ahead of time. Kasi sobrang punuan siya, lalo na dito sa Simending area. Dinner time, siguro kung mga lunch kayo or hapon or baka opening, wala masyado. Pero pag dinner guys, expect nyo na ang daming tao. Walang pinipiling day. Kahit actually ngayon, Thursday night. Guys, good thing nakapag-reserve kami sa online mismo. Punta lang kayo sa Google Map, hanapin niyo yung mismong hotpot na gusto niyo kainan. Then si Google mismo, meron doon nakalagay na reserve. Then lagay niyo lang yung name niyo, tapos yung phone number niyo, kahit Philippine phone number ang gamitin niyo, wala namang kaso yun. Yung basta yung name niyo should be match kung ano yung papakita niyo din doon sa hotpot resto na pag time na ng reservation niyo. Tapos pipili lang kayo ng time. And makikita nyo doon guys, parang 3 days up to 4 days, halos wala nang upuan. So good thing nakapag-reserve kami and napili namin yung 8:15 PM. So 8 pa lang. So we'll wait for 15 more minutes bago kami makaupo. So ganito guys, tuturuan ko kayo. Parang hindi kayo manguhula kung paano kayo order dito. Merong dalawang broth kayong pagpipilian. Isang Taiwanese flavor, isang Japanese flavor. Ang best seller daw dito sa Taiwanese flavor, itong cabbage hot pot and also yung spicy hot pot. Pero kinuha namin guys, itong Shaoxing wine chicken hot pot. And then kumuha rin kami dito na isang broth for Japanese flavor. Ang best seller daw dito is yung tomato hot pot and Kanto region. So ngayon, kinuha namin yung thick pork bone hot pot. So after nyo makapili kayo ng broth, may QR code na ibibigay sa inyo guys. Itong QR code na to, and dito kayo order. So dinner time tayo, kinuha namin yung $7.99. So all meat na to, from here up to here kasama na. So unlimited yan guys. And maximum of 1.5 hours lang ang stay nyo dito. Tapos may additional charge siya guys. Every 30 minutes na mag-extend kayo. So ganun lang siya. And finally, nandito na yung broth natin. Ito yung wine chicken hot pot. And then ito yung Kyushu extra thick pork bone hot pot. So naka-order na ako. Wait na lang tayo ng order natin. May English options naman. Tapos may mga picture din kung ano yung o-orderin ninyo. Katulad ito. Yeah, pagpipilian nyo. So, kuha na tayo ng mga sides. And then, we're gonna eat. I know you're waiting till the morning comes my back. I just wanna be alone to feel free tonight. Told you so many times. Don't wanna look back. Tell my friend your heart. What I feel inside. It burns me out. Still she wonder how I leave you. There's no tears to smile, oh, upper cries anymore. Now I leave you. I am perfect sight for another one. And I, you and I believe everyone talks to me if I like. So finally guys, ayan, naka-order na tayo. And nandito na yung mga order natin. And later on, magkukintuan tayo. Tapos syempre, sasabihin natin kung ano yung mga lasa. So ayan na guys, kumukulo na ang ating broth. And then, andito na yung mga meat. First batch ng meat natin guys, ayan. So ang ginawa namin, kuha muna kami nito, itong line na to, para hindi tayo magkakalito kapag tinikman natin, para alam natin kung ano yung babalikan natin. So isang pork slices, Angus beef, Wagyu beef, tapos snowflake na Wagyu. And then kumuha na rin kami ng white shrimp at saka squid. So again guys, $7.99. Kung ito pinili nyo, lahat na nang nandito kasama. So kumukuha lang yung kasama ko ng sides guys na ilalagay dito sa hot pot. Then we're gonna start eating this meat. Paso ako. Try natin yung US SRP Wagyu beef. SRF? SRP? Try natin guys yung US SRF Wagyu beef snowflake. Tandaan nyo guys, ang beef medyo mabilis lang yung maluto. So mga seconds lang. Let's eat guys. Ang lambot ng meat. Palang may pagkagat mo, nawala agad, natunaw. Napaso yung gabas ko kasi yung mga salita. Kamusta? Sarap. So try naman natin yung isang sauce na ginawa ko. Barbecue sauce to. Pinaka-base niya. Wait lang.
Pwede ka itong kunin. With to guys. Ekis. So siguro magpapagawa na lang tayo ng extra. Magpapagawa na lang tayo. Hindi ko lang na perfect. At saka na lang sa nung gawa ko. Maasin. Sige guys, magpapagawa tayo ng ano, ng special sauce. Oh! Ang daming garlic. Okay, so our next meat guys, yung slab bacon. Kamo sa yung broth? Gusto ko to so far, yung Japanese. So ito yung Japanese flavor, tapos Taiwanese flavor. So ito yung slab bacon guys, let's try. Ang juicy and ang tender ng meat. Grabe, ang sarap. Try natin guys, isa sa mga sides. Ito yung cheese tofu. Ang sarap yung ano guys, cheese tofu. So next meat natin guys ay Australian M6M9 Wagyu beef. Ayan. Pero dalawa, tag-isa tayo dito. Tapos ito pa dalawa. So guys, aside from the meat, may seafood din tayo. After nitong meat na to, and then meron ding mga Anli ice cream, Anli drinks, lahat na and everything that you can think of. Frozen Hershey's. Masarap guys, kahit yun pa lang yung meat na natitikman namin. Pero I think lahat ng meat guys is talagang premium meat. Tapos namumuot siya yung lasa niya kahit ay nako. Parang everyday. Parang feeling ko magiging everyday ito guys. Yung Taiwan vlog natin puro hot pot. This is a must try dito sa Taiwan lalo na malamig yung weather. Grabe, 11 degrees Celsius sa labas. So dito syempre warm. Go. Akin na to. Dito na ako. I-dip mo sa sauce. Para mano yung init. Kahit walang rice, parang pili ko makakarami tayo. First time here in Taiwan. Grabe, pagawa tayo ng sauce. Worth it though? Worth it yung first day. Ito yung pinaka-worth it. Kasi umulan. Kaya wala tayo napuntahan, pero the best to. Nakabawi. Next meet natin, pork fly. So yan. Wala na ka malasahan. Nagutan na yung siya. Dandang kasi. So guys, papagawa tayo ng special sauce na meron sila dito. Kasi malamang alam nila yung mga the best for this hot pot. Full. Ang labot talaga. Amazing. Grabe mga premium meat. So, wag na enjoy the food and then order pa kami ng order kasi, well, dun pa lang sa mga meat, guys. Ang suggestion ko, itry nyo lahat ng meat na available dun sa parang package na kinuha ninyo. Next tayo. Ito, Angus beef. Girl, ano ka na lang. Kumuha ka kung saan mo gusto. Then, marbled Wagyu beef dito tayo sa kabila. Umorder lang kayo ng umorder guys kasi 1.5 hours lang yung maximum stay dito. Tapos may additional 100 NTD every 30 minutes na stay per head. So kunin nyo na lahat ng meat na gusto nyo kasi mabilis lang naman siya maluto guys. Can we request for special sauce for our wagyu? Yeah, any sauce that you can recommend that you can make for so this. Yeah. Two, I need one. You want a Taiwanese letter or Japanese letter? One Japanese letter. Okay, I try. Surprise, thank you. And guys, mababait sila dito in fairness. Grabe, very approachable and attentive. Kapag may kailangan kayo, just ask. Nicely, syempre. Tayo yung mag-adjust sa kanila. Pero, sobrang mababait ang mga crew. Kahit saan guys, so far ah, kahit sa mga street food, hindi sila nagmamaldita. Unlike dun sa mga... Ouch! Mga ouch. Ang init nun. Unlike dun sa mga ibang turista na sinasabi daw matataray daw yung mga tao dito. Pero not really.
So nagpagawa tayo ng special sauce na i-recommend nila. Isang Taiwanese flavor, isang Japanese flavor. Tapos, isusurprise na lang tayo ni Kuya. Yun nga lang guys, may time limit. Pero sa ibang malahat pa, yung maximum hours na pwede kayo magstay is 2 hours. Ayan na si Kuya guys. There you go. This one is most Taiwanese bro. Ah, okay. Taiwanese and Japanese. Yes, this one. Thank you so much. Thank you. Yung sa Japanese is spicy. So try mo tong Korean. Char. Try mo yung Taiwanese. Try natin tong Japanese, guys. Using the Wagyu. Oh, perfect. May aftertaste lang. Pero, mang hunger. Ano to? Coke? Water na siya. Okay, edi okay. With meat muna, lagay mo ng meat para maano mo yung lasa. Sarap. Try natin yung Taiwanese sauce pala, sorry. Yung tinikman pa lang natin is Japanese. Yeah. It's better. Mas okay sa panlasa yung Japanese sauce, no? Yung spicy. Tikman mo nga. Ah, oo nga. May ano nila. Taste talaga ng Taiwanese. Aftertaste na alam mong Taiwan. Medyo maliit tapos uncut. The best yung Japanese sauce. Sige, pwede na ito sa akin din. Try na Wagyu beef ulit, guys. Kaya na tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan na lang. Lagyan mo na lang. Ito naman ay Matsusaka pork. So pag-order kayo guys, more on na lang. Dito na sa application. So bibigyan kayo ng QR code. Tapos scan nyo lang. Then website na yan. Matik papasok na sa kanila yon. So we'll try the Wagyu beef ulit. Snowflake. Pork belly. New Zealand and Australian lamb. Tapos, ito yung Matsusaka pork, bet mo. Tapos sa bit order lang. So guys, dito sa application or sa site na bibisitahin nyo kapag order kayo, nandiyan na rin yung dining time ninyo, 8:20 to 9:50 kami. Tapos nakalagay na rin dyan yung last order para at least monitor yung inyong dining. Order lang kayo ng order, go lang ng go. Go. Ano daw? Ano gabayad na? Ako na? Hindi, libre ko na sa'yo. Kasi, binagbigay naman si Mart ng ano. Ng... Ay, welcome! Ng... Nagbigay naman si Mart ng pocket money. So, sabi ko, treat na lang kita kasi first time mo. Nakaplano yun, sabi ko kay Mark. Bago ako bigyan, sabi ko, ililibre nga kita sa dito sa hot pot. Sabi niya, oh. Tapos maya-maya sa kanya inabot yung pocket man. Nung siningil ko siya. Yung nga pala. Ano lang yung guys, kasi naka-video. Charot lang. Siningil, no? Oy, bakla, joke lang yun. Huwag kang umasa. In fairness, worth it. Naging worth it yung first day namin. Yun pala guys, yung amount na 799, so dapat 1.6 lang, no? May, I think, 10% service charge, kaya may additional na amount. Sobrang worth it guys. And since nandito naman kayo sa Taiwan, mag all out na kayo na kumain ng lahat ng meat. Sobrang sarap. So gawin natin sangyu. Guys, ang lambot ng squid. The best. Thank you. Spicy? Ano? This is wine chicken. Chicken? Oh, okay.
Ay, payan. Okay guys, that's it. So we are done dito sa Shabu Lay Wagyu Hot Pot. Mag-aagana tayo kasi para matagtag. And in fairness guys, sobrang worth it. Halos lahat ng meat tinry namin na available na sa package na kinuha namin. Grabe guys, sobrang worth it. Ang sasarap ng meat, talagang premium na premium yung lasa. Lalo na yung mga broth. Hindi kami na-disappoint. Sa mga staff ng Shabu Lay, kahit hindi nyo naiintindihan sa sabi ko, sobrang approachable and attentive and friendly yung mga staff guys. Hindi sila nagmamadali, kundi iti-check nila kung may mga gusto pa kayo para sila yung kukuha para sa inyo. You're actually not paying for the food really, but for the experience and for the service. Grabe ang sarap. Again, nandito lang siya sa June Plaza. Katapat niya yung itong Xiaolongbao na mahaba yung name. Tapos katabi lang ng Uniqlo building. So yun guys, if you are planning to go here in Taipei at dito kayo magstay sa Ximending, or kung nandito na kayo habang pinapanood nyo itong video na to, then go to June Plaza and then try nyo yung Shabu Lay Wagyu Hot Pot. Nahilo? Medyo wait lang. Naka 15 plates kami guys. Medyo parang gusto kong tumikim ng Taiwanese naman. Welcome to Ximending area. Welcome to Ximending area. Oh guys, we are going now. We are heading to Don Donki para magpatagtag lang. And it's a 5-minute walk from here. So babalik din kami sa area na to kasi dito yung Airbnb namin. And I think kakain ulit kami. So dito guys, sa Ximen, sobrang safe. Kasi kahit madaling araw, wala kayo talagang tao makikita. Tsaka mag-isa lang kayo. Sobrang safe. So guys, around Ximen, nandito ang Don Donki na 24 hours. Wala naman akong bibilhin, maglilibot-libot lang tayo. Hindi ko din ba-vlog kasi meron bang Don Donki sa Pinas? Sa Thailand meron eh. Ay, meron sa Thailand. Pwede kayo bumili mga pasalubong dito. So, marami naman nagba-vlog na guys about Don Donki. So check nyo na lang kung gusto nyo makita kung ano yung meron dito, anong i-expect nyo, kung ano pa yung mga pwede yung bilhin. So that's it guys. Thank you so much for watching this video. Thank you kung tinapos yung video natin. Shout out sa mga friends natin sa Pilipinas, sa Bohol. Ayan, hello sa mga friends natin sa Bohol, sa Tagaytay, Cavite, Laguna, Quezon City, Agusta del Sur. And of course, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Sweden. May mga friends and subscribers tayo sa Sweden, sa New Zealand, Norway, sa US meron din mga friends natin sa US na nanonood. So we also have friends from Finland, all the way from Finland na nanonood sa vlog natin. So again, this is Mark Paragas. If you're first time to my channel, just subscribe. Please do subscribe to Mark Paragas Official. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. More on travel vlog, more fun, more excitement. Enjoy life to the fullest, guys. There's no rewind in our lives. So just do whatever you want hanggat kaya nyo pa, hanggat maaga pa. Thank you so much, guys. See you on my next travel vlog here in Taiwan. Mwah.